ang cheese ay isang dairy product na ginagawa galing sa cow, buffalo, and goat's milk. Ito ay naglalaman ng marami ng protina na tinatawag na casein na nagbibigay ng magandang nutritional value sa keso. And then also, meron tayong tinatawag na ruminant trans fats na iyon daw ay nagbibigay ng beneficial effect sa ating katawan. So, also, meron tayong tinatawag na conjugated linoleic acid na iyon ay nagpo-promote ng growth health sa ating katawan, lalo na doon sa ating bone and then sa heart. So, ngayon sa Pilipinas, kung pupunta ka sa mga supermarket, makikita mo may dairy section. Our supermarkets is flooded with imported cheeses. Pero wala kang makita locally produced. Then makikita mo rin, napaka-ironic nga na sa seasonal, mayroong mga farmers tayo na sobra-sobra ang gatas. Diba? Hindi nila malaman kung saan ibebenta ang gatas. So we thought of teaching our farmers the production of different types of cheeses. So ngayon, mayroon tayong project na ang title ay Commercial Productions of Soft, Semi-Hard, and Hard Cheeses from Buffalo, Goat, and Cow's Milk na pinopondohan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Ang goal ng ating project is to produce cheeses from locally produced milk to minimize spoilage of milk doon sa ating mga farms. Kasi ang keso ay ma-extend mo yung from halimbawa 7 days kung pasteurized lang siya, magiging 3 months, 6 months yung shelf life ng iyong excess milk during that season. And then, also it will help dun sa mga ating mga dairy entrepreneurs na to produce other products like cheeses in their plant. And at the same time, we will try to make these cheeses na alam naman natin napaka-expensive sa mga supermarkets na affordable to our local consumers. So, nung ma-approve itong mga projects, marami kami naging iba-ibang activities. So, unang-una ay naghanap na kami ng different sources of milk. So, pag ginamit mo yung iba-ibang uri ng gatas, iba-iba rin ang magiging resulta. Iba-iba rin yung taste. After yung sources ng gatas, nagsimula na kaming maggawa ng iba-ibang klase ng keso. Ang una namin na-produce ay yung cream cheese from goat's milk. We are also making gouda cheese, cheddar cheese, and then Edam cheese. Sa ating ginagawa ngayon, kahit na iba-iba yung pinanggalingan ng gatas, meron tayong tinatawag na mga specific na mga texture, specific na moisture, at saka specific na taste for specific type ng cheese. So, meron tayong specific na procedure. At yung different types of cheese na yan, maa-attain mo lang yung talagang kanilang lasa pag tama ang steps na ginagawa mo during the cheese making process. That's why I would say na ang cheese making is not only an art, but it's also a science and most especially a skill. Siyempre, dapat tayong magsimula sa magandang kalidad ng gatas. Dapat muna natin siyang suriin bago natin siya gawing keso. Pangalawa po, dapat assure tayo na mayroong magbibigay sa atin ng pangangailangan nating gatas. So, unang-una pong step sa paggawa ng keso ay yung pasteurization. So, ano po ba ang role ng pasteurization? Ang pasteurization po ay ginagawa natin upang mapatay ang mga disease-causing microorganisms or pathogens na makaka-apekto po sa kalusugan ng mga kakain ito. At ito po rin ang magbibigay ng masamang resulta sa ating keso. So, kailangan nating mapatay siya dahil maglalagay tayo ng starter culture. So, itong culture na ito, ito po ay mayroong mga mikrobyo. Pero itong mikrobyo ito ay
ang tinatawag nating friendly microorganism na ginagamit po sa paggawa ng iba-ibang cheese. And then, ang pinaka-importante ay meron tayong tinatawag na coagulant. So, ang coagulant naman, ito yung sa ating common na naririnig, ito po yung tinatawag na renin or rennet or chymosin. So, yung coagulant naman, ito ang magkaklat ng ating protina. Ang kinaklat po natin sa cheese making ay ang protein. Kaya po, ang keso ay binuong protina ng gatas. Yung naghihiwalay yung liquid at sa solid portion, ang tawag po doon ay synerisis. So after synerisis, aalisin na natin yung whey. At magkakaroon tayo ng tinatawag na invert pressing para po yung mga holes in between the curd ay magdikit-dikit. Okay? So hanggang sa totally na pag naalis na yung whey, hihiwain na natin yung curd after the invert pressing. And then, ilalagay na po natin sa molder. So, ang molder natin gagamitin, kailangan may lining na cheesecloth para maging smooth din yung surface ng keso. So, after that, magkakaroon tayo ng overnight pressing. After that, ilalagay na natin siya sa cheese brine, sa brine solution. So, ano ba yung brine solution? Ito ay pinaghalong asin at saka tubig. So, dito kukuha ng alat yung keso. So, after soaking it in brine solution, ready na siya for the ripening process. Bakit natin niraripen yung keso? So, when you ripen our cheese, nagkakaroon tayo ng hydrolysis ng mga protina. So, nagkakaroon ng breakdown ng mga protein, lactose, and fat during this process. Ngayon, pag nag-breakdown yung mga ganong components ng gatas, ito ay nagbibigay ng iba-ibang mga flavors and aroma doon sa keso. Okay, so, yon ay naa-attain natin because we added yung tinatawag na starter culture. Malaki ang role nila for the breakdown of these components of the milk. So, kaya sumasarap na sumasarap as you age the cheese. So, habang kinukure natin yung ating keso, dapat ay every week ay atin siyang binabaliktad sa pagkakalagay sa shelves. Kasi para naman yung isang side ang ma-expose dun sa tamang temperatura. So, every week din, sa pagbabaliktad natin, nililinis natin yung kanyang mga ang surface niya because hindi po natin maiiwasan na magkakaroon siya ng molds. Sa paglilinis ng keso, ang gagawin niyo lang po ay pupunasan niyo siya ng cloth na basa. O kaya pwede niyo din po siyang hugasan sa gripo pero mabilis lang para hindi ma-deform yung keso. And then you brush lang na the molds. So, matlalaman mo ang tamang kalidad ng keso based on yung organoleptic na tinatawag. So, gagamitan mo siyempre, titingnan mo siyempre ng, of course, number one, physical, itingnan mo how, yung appearance, and then, of course, titingnan natin, aamuyin natin siya, and then we have also to taste. Dun sa marketing naman ng ating mga produkto, unang-una naming naisip na market outlet ay itong aming dairy bar dito sa D3. Ang aming keso na binebenta ay parang idile-level natin sa market, sa existing market price. Halimbawa, sinabi ko sa inyo, isang kilo namin binebenta, kung i-compare mo yun dun sa mga supermarket, mga 1,200, kami ay 1,000 lang. Ang kita, based dun sa aming ginagawa, is around mga 40%, more than 40%. Dun sa entrepreneurs, so mga sa mga processors. Then,
we tried to look for other clients. Yun na nga is ang Dalcielo dito sa UPLB. Dito po sa Dalcielo Restaurant, ang one of the best seller po namin ay yung pong Pinoy cheesecake at ang tiramisu po. Sa Pinoy cheesecake po, isa goat cream cheese po yung gamit and sa tiramisu naman po yung cow cream cheese po. Dati po gumagamit po kami ng cream cheese sa mga supplier po namin. Then po na promote po ni Ma'am Olivia po na subukan po natin gamitin yung goat cream cheese na nanggagaling po sa D3. Kinumpare po namin na mas maganda yung texture, tsaka po mas masarap ang product po namin. Karamihan sa mga customer dito sa Dalcielo ay puro mga good feedback. O araw-araw po nilang itong binabalikan. Part of our marketing strategy also is to participate in different exhibits. We participated in the National Technology Forum of the DA Bar. And then, luckily, we won the Best Product Award for the product competition. That was in 2016. We were also invited by Go Negosyo na parang iyon ay mentor me program. And I was tapped twice to speak on cheese making. So, parang nagiging interesado na with this project na i-introduce na rin ang cheese making sa kanilang mga seminars and forum. Part ng aming objective to encourage the farmers to produce cheese, we produce manual, yung cheese processing manual, para mag-guide yung ating mga farmers on how to make or processors on how to make cheese. And then at the same time, ma-encourage din sila na meron talagang it's profitable to venture into cheese making. Nakapag-conduct na kami na isang training course for dairy entrepreneurs. Of course, important din na marunong yung mga ibang goat raisers na marunong din sila gumawa ng ibang byproducts like goat's cheese para maiwasan natin yung spoilage ng products dahil ma-extend natin yung shelf life nila. Tapos, mas lalawak pa yung market natin dahil syempre meron yung hindi uminom ng milk pero yung mahilig sa goat's cheese, mai-hit natin yung market na yan. Yung isang aming tinutulungan ay yung The Laguna Creamery na sila ngayon ay gumagawa na ng Gouda cheese. And then last year, nagsimula na silang magbenta ng kanilang Gouda cheese. So last year, ang benta nila ay around 300 to 400 kilograms of Gouda during the Christmas season yun. Sa mga milk producers also, local milk producers, marami rin po tayong produkto na pwede ma-offer sa market natin. Isa na po dito yung Gouda cheese. Kaya po ng Filipino makipag-compete sa quality ng international market pagdating po sa dairy products. Opportunity po to para makilala ang local products ng Pilipinas sa foreign market po. So ngayon, dahil nga meron na kaming mini-mentor sa gatas ng baka, at saka ng gatas ng goat. So we are now going to utilization of buffalo milk for cheese making. So tinatap natin yung mga municipal agriculture office na interesado na mag-venture din sa collection ng gatas ng kalabaw for cheese making. So meron na tayong natap for that dun sa Magdalena Dairy Cooperative. Ako po ay lubos kong nagpapasalamat sa mga organization na patuloy na sumusuporta po sa amin, ang Dairy Training and Research Institute, ang Institute of Animal Science sa College of Agriculture and Food Science, UP Los Baños. At higit sa lahat, sa Bureau of Agricultural Research, Department of Agriculture, para sa pagpupondo ng aming proyektong ito. Sa ating mga magsasaka o maggagatas, processors na gusto pong matuto ng paggawa ng keso,
pwede niyong tawagan sa aking number na 0917-594-5175. Landline ko po ay 0495-363-3148. O kaya pwede niyo po rin akong i-email at ocemata@upLB.edu.ph. Dahil ito po ay magbibigay sa inyo ng additional income, makakatulong po tayo sa pag-aangat ng kalusugan ng ating kapwa Pilipino. Ngayon sa Pilipinas, kung pupunta ka sa mga supermarket, makikita mo may dairy section. Our supermarkets is flooded with imported cheeses. Pero wala kang makita locally produced. So we thought of a project na ang title ay Commercial Productions of Soft, Semi-Hard, and Hard Cheeses from Buffalo, Goat, and Cow's Milk na pinopondohan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Ang goal ng ating project is to produce cheeses from locally produced milk to minimize spoilage of milk doon sa ating mga farms. And at the same time, we will try to make these cheeses na affordable to our local consumers. Ang una naming na-produce ay yung cream cheese from goat's milk. We are also making Gouda cheese, cheddar cheese, and then Edam cheese. Ang Gouda cheese ay sinasabi natin nagmula sa village ng Gouda sa Europa. Kung pupunta po kayo sa Netherlands, ito po ang kanilang number one na keso. So ang Gouda po ay mild flavored cheese, bit creamy, at saka meron isang napaka-pinong texture. Ang aming yield dun sa aming Gouda is around mga 12%. Okay. So, halimbawa, meron kang 100 liters of milk, makakakuha ka ng ilang kilo ng mga 10 kilo ng Gouda cheese. Okay, sa Gouda cheese, ang binibenta namin, ang isang kilo ng Gouda cheese ay 1,000 pesos. So, paano po gumawa ng Gouda in commercial scale? So, unang-una pong step sa paggawa ng keso ay yung pasteurization sa isang cheese vat. Ang gatas na gagamitin natin po dito ay cow's milk. So, ano po ba ang role ng pasteurization? Ang pasteurization po ay ginagawa natin upang mapatay ang mga disease-causing microorganisms or pathogens na makaka-apekto po sa kalusugan ng mga kakain ito. So after pasteurization to 72 degrees centigrade for 15 seconds, okay, we are now ready to cool the milk sa around 30 to 40 degrees centigrade. So bakit natin kailangang palamigin yung gatas? So pinalalamig natin ng gatas para doon mabuhay sa malamig na temperatura yung ating mga ilalagay na culture. Sa paglalagay namin ng starter culture, ang rate niya is 1 to 2% ang gamit namin. So, kaunti din lang. Pag nailagay na po natin yung ating culture, pwede na rin po tayong nating isunod yung tinatawag na coagulant. So, yung coagulant naman, ito ang magkaklat ng ating protina. Gumagamit kami ng commercial na coagulant. So, ang rate ng addition of the coagulant is 3 grams per 100 liters. And then, after na makita natin buo na yung gatas, after adding the coagulant, ready na po tayong hiwain o ikat yung curd para po lumabas yung tinatawag na whey. So, ang whey po ay yung yellowish na byproduct
during the cheese making process. Ang gagawin po natin, pag nakita na natin, naghihiwalay na yung liquid at saka yung solid, unti-unti na po natin siyang lulutuin para po totally or dumami yung liquid na mawawala sa kanya at maluluto na yung curd. Ang cooking temperature, ang time niya is around 30 minutes at ang cooking temperature niya ay 38 degrees centigrade. So after cooking, so we are now ready to remove the whey. And then after, magkakaroon tayo ng tinatawag na in-vat pressing. So bakit na tayo nagkakaroon ng in-vat pressing? Para po yung mga holes in between the curd ay magdikit-dikit. Okay? So hanggang sa totally na pag naalis na yung whey, hihiwain na natin yung curd. And then ilalagay na po natin sa molder. So ang molder natin gagamitin ay mayroong may lining na cheesecloth. So kailangan may lining na cheesecloth para maging smooth din yung surface ng keso. So after that, magkakaroon tayo ng initial pressing. So ang initial pressing ay around 30 minutes sa Goda. Okay. After the initial pressing, again, aalisin natin siya sa cheese molds. I-invert natin yung keso for the final pressing. So ang final pressing ay ginagawa namin ito for Goda overnight sa cold room, doon sa ripening room. So after overnight pressing, aalisin na natin again yung cheese sa cheese mold. No? So makikita natin, doon na natin siya parang ang tawag doon ay dressing of the cheese. So, aayusin na natin siya, aalisin natin yung mga unwanted na mga nakaprutrud na keso para maging maganda ang kanyang surface. Then after that, ilalagay na natin siya sa cheese brine, sa brine solution. So, ano ba yung brine solution? Ito ay pinaghalong asin at saka tubig. So, dito kukuha ng alat yung keso. So ang concentration ng ating brine solution ay 20%. So itong brine solution natin ay dapat ay nakalagay din sa cold room para ang keso ay mapanatili ang kanyang shape. So ilalagay po natin yung ating mga keso magdamag sa brine solution for around 16 hours or overnight. So after soaking it in brine solution, i-dry na natin siya. So ang pagda-dry, basta pagkaalis mo sa brine solution, ilagay mo na siya sa shelves. Ayun, ready na siya for the ripening process. So yung ating ripening room, ang kanyang temperatura ay around 12 degrees centigrade. So medyo mataas ng konti sa refrigerator na temperature. At ang kanyang humidity ay medyo basa. 90% ang relative humidity niya. Ilalagay po natin siya sa ripening room ng 2.5 hanggang 3 buwan. So habang niraripen, kinu-cure natin yung ating keso, dapat ay every week ay atin siyang binabaliktad sa pagkakalagay sa shelves. Kasi para naman yung isang side ang
ma-expose dun sa tamang temperatura. So, every week din, nililinis natin yung kanyang mga ang surface niya because hindi po natin maiiwasan na magkakaroon siya ng molds. Sa paglilinis ng keso, ang gagawin niyo lang po ay pupunasan niyo siya ng cloth na basa. O kaya pwede niyo din po siyang hugasan sa gripo, pero mabilis lang para hindi ma-deform yung keso. And then you brush lang na the molds. So after mga 2.5 months, pwede na siya ibenta. So minimal naman ang kanyang packaging kasi simpleng cling wrap at saka yung label. Pwede nyo nang i-store sa ref. Or i-ripen nyo further para mas sumarap siya. Doon sa mga ating mga manonood na gusto pong matuto pa ng paggawa ng Gouda cheese, po pwede nyo po akong tawagan o po pwede nyo akong i-email. Okay, ang aking pong number ay 0917-594-5175 or 049-536-3148 sa landline sa aking po opisina. O kaya pwede nyo po akong i-email sa ocemata@upplb.edu.ph.